What's up, madlang brothers and sisters in Christ? Ako si Brad Rooney. At ako naman si Sis Neneng Gale na nagsasabi, magandang araw, gabi sa ating lahat. Nang kami ay naatasang mag-share, honestly, hindi talaga kami agad nakasagot. Ngunit, naisip namin na sa ganitong paraan, maipapakita namin ang aming malaking pasasalamat kay Mama Mary at kay Jesus Christ. Yes, una, nang ako'y nasa high school, kahit farmers lang aking mga magulang, ay nakapag-aral ako sa isang Catholic school sa Loon, ang Sacred Heart Academy, kung saan mga priest ang nagmamanage sa buong paaralan. At ang town patron saint ay Our Lady of Lights. Nagkakaroon kami noon ng mass twice a week. Yun ang simula ng aking matinding pananalig kay Mama Mary. One time, nang ako'y nagsimba, narinig ko sa homily ng priest na every time that you attend, hear a mass, may isang patak ka daw ng tubig sa isang o sa iyong baso. Every time you hear a mass, nadadagdagan na naman ito ng isa pang patak. Paulit-ulit ito hanggang mapuno ang iyong baso at umaapaw. Ang pag-apaw daw ng iyong baso ay nangahulugang aapaw din daw ang mga matatanggap mong blessings. Nang narinig ko yon, nasabi ko sa aking sarili, aba, since pa kaya umaapaw ang tubig sa baso ko? Since bata pa ako ay nagsisimba na ako. Sa katunayan, nang nasa college na ako, si Mama Mary ang palaging gabay ko sa aking pag-aaral hanggang ako ay nakapagtapos. During my teenage days, I used to attend or join the nightly house-to-house rosary of Birhen sa barangay with my mother, and every Sundays we have to attend the Holy Mass in our Nuestra Señora del Villar Parish Church together with our parents. During that days, because of financial crisis in our family, right after graduation in elementary, we had to stop for 1 year to help our parents. Good enough, I was able to be a grantee of the Secretary Juan Ponce Enrile Cocopet Scholarship noong high school under the 4-year trade curriculum. Pag college ko naman, I was chosen in our municipality of Corelia na maging scholar na naman sa President Ferdinand Marcos Cocopet Scholarship. Nakapagtapos ako bilang awardee ng the Quality Engineering Scholarship at Most Outstanding Mechanical Engineering Graduate. Ang mga ito ay malaking biyaya sa akin from Mama Mary. Palagi akong humingi ng guidance kay Mama Mary. Biruin niyo, kahit sa pagpili ng aking mapapangasawa ay sa kanya ko na rin ipinaubaya. Sabi ko kay Mama Mary, bigyan mo sana ako ng mapapangasawa na mapagmahal, responsable, at may stable na trabaho. Demanding, no? Pero in fairness, binigyan niya talaga sa akin ang hiniling ko. Wala nga lang sasakyan ang napangasawa ko kasi hindi ko naman kasi nasali sa aking hiling kay Mama Mary noon. Anyway, binayayaan kami ng tatlong anak. Malulusog naman ang mga bata, they were doing well in school. Pero ang buhay ng tao ay parang isang gulong. Minsan tayo'y nasa itaas at minsan nasa ibaba. One time, nang nagkaroon kami ng family bonding sa Cebu, naisip namin na pumunta sa doktor, Cebu Doctor Hospital para magkaroon ng second opinion. Dahil na-diagnose ng doktor sa Bohol ang aking bunso na may gallstone. Ang sabi ng doktor sa Bohol, need siya operahan pero hindi naman daw urgent. Doon na lang kumapit ako kay Immaculate Heart of Mary kasi after na ultrasound ng anak ko sa Cebu, ay ni-schedule siya agad ng operation. He had to undergo 2 procedures agad-agad, kaya ang aming family banding sana ay nauwi into admission sa hospital. Habang kami ay nasa hospital, pumapasok ako ng CR para magdasal
Palagi kong sinabi kay Mama Mary, please, tulungan mo ang aking anak. Alam ko, alam mo ang nararamdaman ko dahil isa ka rin ina. Nag-undergo ang anak namin sa dalawang medical procedures. Sa araw ng kanyang second operation, nandun lang talaga kami sa chapel habang ginagawa ang procedure. Hanggang nawagan kami ng nasa post-anesthesia care unit ng aking anak at hinahanap daw niya ang kanyang ina kasi 13 years old pa lang siya noon. Inuwi na siya sa room pagkatapos noon. Nang ipinakita ng doktor ang kanyang sugat, malaking pasasalamat ko sa Panginoon dahil band-aid lang ang nakatakip sa kanyang mga sugat dahil minimally invasive lang ang ginawa ng kanyang medical procedure. Praise God! Sa isa pang pangyayari na nakapagpalakas ng papanalig namin sa Diyos at kay Mama Mary ay dahil sa nangyaring bagyong Yolanda noong 2013. Alam natin kung gaano kalaki ang pinsala sa bagyong yon. At nang nangyari yon ay nandun sa Leyte ang pangalawa naming anak. Natakot talaga kami noon dahil hindi namin siya mapuntak. Nakita namin yung mga nakapost na pictures sa lugar nila nung saan natumba na yung mga century-old trees at sa school nila. Lumapit kami sa mga opisina dito sa Bohol at may mga kontak doon. Ngunit wala silang magawa kasi totally down yung lahat na means of communication. Prayer was our best weapon at that time. Dahil wala kaming matanggap na mga balita, nag-decide kami na pumunta sa Leyte. Pagkatapos ng 3 araw, sumakay kami sa barko from Bohol to Cebu to Ormoc kahit hindi namin alam kung pasabol ba yung lugar doon. Nang kami ay nasa laot na, biglang nag-ring yung aking cellphone at sa isang hindi naka-phone book na tumatawag. Laking gulat namin na ang aming sagutin yung tawag ay, at sa nasa kabilang linya ay yun, nasa Leyte naming anak ang tumawag. Sabi niya, nasa tabing dagat sila at nakahanap sila ng isang bar na signal na. Sabi niya na siya na daw yung pupunta doon sa port ng Ormoc. Hintayin na lang daw namin siya doon. Parang ghost town yung Ormoc na nang dumating kami. Walang kuryente, walang tao. At ang ginawa namin para sure na magkita kami sa anak namin ay nagstay kami sa isang lugar at nag-take turns kaming tumayo at iniwagaway ang flashlight ng aming cellphone namin para makita kami ng anak ko. Sa tulong na ni Mama Mary, malaking pasasalamat namin sa Panginoon dahil nakarating siya na safe sa Ormoc at nakauwi kami kasama ang aming anak sa gabing yun. Hindi naman palaging madilim ang panahon, kundi sisikat din ang araw. Ngayon, ang panganay at pangalawa naming anak ay nagkatrabaho na. Si Bunso ay nagpapatuloy sa kanyang online na pag-aaral at University of the Philippines, Diliman. At proud akong sasabihin, DOST and at the same time, University Scholar. Malaking biyaya yan sa amin. Yung pangalawa naman ay nagtatrabaho habang nag-aral ng kanyang master's degree at University of the Philippines, Cebu City. Si eldest naman ay focus na sa kanyang work dahil nakapagtapos na siya ng kanyang master's. Kung meron tayong taimtim na pananalig sa kanya, hindi niya tayo pababayaan. God is good all the time, and all the time, God is good. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.